Hello Libra! Welcome to Like a Tarot! Alamin natin kung ano ang sitwasyon ng mga Libra. Ano ang dapat gawin sa sitwasyon na kinakaharap? At ano ang dapat i-release? Reminder lang guys na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na rin bahala magpalit-palit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us ano ang sitwasyon ng mga Libra. The Empress, 5 of Cups, at 2 of Wands. Base sa mga cards mo, ang ilan sa inyo, nagkaroon ka ng baby, pero yung person mo, bigla na lang nagbago or naglaho. At saka ang ilan sa inyo, kung kailan magkasama na kayo ng person na mahal mo, hindi ka nagiging masaya. Kaya nag-iisip ka kung mag-stay ka ba or mag-let go sa relasyon. Ang ilan sa inyo sa career, pinag-iisipan mo kung magbago ka ba ng trabaho or i-level up pa yung kaalaman mo sa career. Ang ilan naman sa inyo ay nagkakaroon ng problema sa business kasi yung kasosyo mo ay iniwan kang mag-isa. Dahil na rin sa problemang kinasasangkutan ng negosyo. Ang ilan kasi sa inyo may pagkalito sa career. Kumbaga kung magkakaroon ka ng sariling business o kaya magpapalit ng trabaho. Single ka man or nasa relationship, ang advice ng mga cards, yung bang mag-ingat kung hindi ka pa ready para magkaroon ng baby. Pero ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung pagkakaroon ng baby, yan yung sign na magbibigay sa inyo ng person mo na mas malalim na connection. Sa mga nasa relationship, ang problema, hindi mo talaga binubuhos lahat ng pagmamahal mo sa mga nakakarelasyon mo. Kasi ang ilan sa inyo, hindi mo pa maresolbahan yung mga negative na nangyari sa past. Sa ilang single naman, may dalawang potential persons na nagpapakita ng interes sa iyo. Hindi ka makapili kung sino sa kanilang dalawa kasi pareho silang seryoso. Ang ilang single naman, nagsisisi ka kung bakit mo pinakawalan yung past person mo na siyang nagbibigay ng attention sa iyo. Ito yung hindi mo makalimutan. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, isa sa inyo ng person mo ang hindi kontento sa nangyayari sa relasyon. Kasi ang ilan sa inyo, ang person mo ay cheater. May dalawa siyang pinagpipilian. Kaya ang ilan sa inyo, inabandon na ka ng person mo kahit na meron siyang responsibilidad. At ang advice ng mga cards ay kailangan manindigan ka sa sarili mo kasi kung hindi ka niya sineryoso, ano pa ba yung iba? Ang ilan naman na nasa relationship, happy yung relasyon niyo ng person mo. May posibilidad na mag-travel kayo together or magsama sa ibang bansa or lugar. Ang next question ay ano ang dapat gawin sa sitwasyon na kinakaharap? Queen of Swords, 8 of Swords, at 8 of Cups. Ang ilan sa inyo, ano man ang estado mo sa buhay, nagpapatuloy ka. Pero siyempre, may mga sitwasyon sa buhay mo na feeling mo trap ka, kaya nahihirapan ka tuloy magpatuloy sa ibang area ng buhay mo.
Yung ibang sitwasyon ng buhay mo, nakakaya mo naman. May solusyon. Pero pagdating sa halimbawa love, yun yung hindi ka makapag-decide o kaya nalulungkot ka. Sa financial, maganda yung ipinapakita kasi yun bang magkakaroon ka ng mga financial opportunities. At saka, mag-isip ka rin ng paraan kung paano pa mapapalago yung financial na meron ka. At saka, warning din ito mga cards na maging aware ka sa kung ano yung nagiging takbo ng financial mo. Ang ilang single naman ay masaya sa pagiging single. Pero kung magkakaroon ka ng karelasyon, ang gusto mo ay yung maunawaan ka. At saka para sa mga single, kung meron ka pang problema sa past, hindi makakatulong yung next relationship mo para makalimot. Kailangan tulungan mo yung sarili mo para makamove on. Single ka man or nasa relationship, ipinapakita ng mga cards na merong abandonment issue. Sobrang sakit nito sa iyo, yung ganitong experience kaya hindi mo ito makalimutan. Pero wala kang choice kundi i-let go ito. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, yung person mo, hindi siya nagpapakita na sweet siya sa iyo. Pero kapag kayo na lang dalawa, yung person mo ay very affectionate at saka napaka-loving na person. Kasi ano siya, loyal at saka mabait siyang tao. Ang ilan naman sa inyo, okay kayo ng person mo. Mahal niyo yung isa't isa. Ang magulo lang ay yung biyanan mo. Ang ilan naman sa inyo, nabanggit ko na nga yung biyanan. Isa yan sa nagiging dahilan kaya nagkakaroon kayo ng problema ng person mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, unhappy ka dahil yung person mo ay cheater at abusive. Ang ilan sa inyo ay unhappy sa relationship. Teka lang guys ha, puro babae yung ipinakita eh. Oh. Puro babae. Bago kasi itong cards ko eh. Ayan, oh, may lalaki naman. Karamihan pala babae. At saka ang ilan sa inyo na nasa unhappy ang relasyon, kung nagkaroon ng betrayal, magkakaroon din ng lino sa iyo ang lahat kung bakit ito nangyari. At syempre, iba-iba tayo eh. Hindi tayo pareho ng pananaw at saka yung pagtitiis. Kaya ang ilan sa inyo, iiwan nyo yung relationship nyo ng person mo dahil hindi ito nakakabuti sa iyo. Lalo na't ang ilan sa inyo, wala ka talagang naging option kasi patuloy yung pagtatalo nyo ng person mo. Ito naman yung mga cards sa kung ano ang dapat i-release. Page of Pentacles, Temperance, at Four of Wands. Positive yung mga cards mo kasi ikaw na mismo yung gumagawa ng paraan para maging happy ka. At syempre, hindi ka pababayaan ng basta ganyan na lang kasi ang ilan sa inyo, tutulungan ka ng spirit guide mo or ng angel mo. Unahin muna natin yung health mo. Ang ilan sa inyo ay merong good health. At para naman sa ilan sa inyo na nagkaroon ng sakit, babalik na sa dati yung sigla mo. At ang ilan sa inyo na Libra ay napaka-energetic, kahit ano pa yung edad mo, parang bata ka pa rin. Pero binibigyan ka ng advice ng mga cards na kailangan makontrol mo yung mga unhealthy habits para magpapatuloy yung masigla na pangangatawan. Ang ilan sa inyo na single, magkakaroon ka ng iba't ibang oportunidad patungkol sa career, sa financial, lalo na sa love. At para sa mga single, kung ready ka na ma-in love, ay i-grab mo na yung chance para mas makilala yung person.
At ang advice ng mga cards para sa mga single, kung gusto mo talaga ng love life, magbigay ka ng sapat na oras. Kasi kapag ginawa mo yan, makaka-attract ka talaga ng tamang person na para sa iyo. Single ka man or nasa relationship, yung person na nag-abandon na sa iyo, babalik siya o kaya magkakaroon kayo ng reunion, yung unexpected na magkikita kayo ulit. Pero guys, maganda na yung buhay mo eh. Stable at saka yung maayos na yung physical mo. Pogi ka na, maganda ka na, sexy ka na, macho ka na, tapos masisira ulit. At saka base na rin sa mga cards, warning na yan sa iyo eh, na huwag mo nang ulitin pa yung mga nangyari sa nakaraan. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay masaya at saka may loyalty at faithfulness sa relasyon nyo ng person mo. At ang ilan sa inyo na nasa relationship, kung nagkakaroon ng konting problema, ayusin nyo na ito agad ng person mo para hindi maging seryosong problema sa present man or sa future. At saka base na rin sa mga cards, mareresolbahan nyo ng person mo yung mga challenge or problem na darating sa relasyon. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, ikaw at ang person mo, may pagmamahalan, respeto, at saka commitment. Yon ay dahil sa alam mo na rin sa sarili mo eh, at saka alam din ng person mo na kayo talaga yung para sa isa't isa. Kumbaga soulmate kayo. At dahil na rin sa pagkakasundo nyo ng person mo, magkakaroon ng security, stability, at saka happy family life. Ito yung advice ng mystical cards sa iyo. Balance. The yin-yang symbol displayed as a charm on a necklace is a reminder to embrace and recognize all parts of yourself, including the hidden or unseen aspects. Embrace your own duality and the way you express yourself. The universe is a chaotic yet finely tuned machine that always seeks to balance itself out. You should too. Energy. Energy is tricky, so what you may be feeling may not be your own. It is important to check in with yourself to be able to make the distinction. Follow the flow as it crisscrosses your body like power lines through a city block or on a country road. Harmony. There is contentment and joy in your life. When referring to the ups and downs of life, this card is a great representation of the ups. Instead of worrying about how long this will last or if it's too good to be true, bask in the comfort this energy brings. Ang hirap basahin eh. Alamin naman natin ang angel number mo. Siya pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Pasensya na kayo guys sa boses ko ha, kasi grabe yung allergy ko ngayon eh. Hindi pa masyadong tumatalab yung gamot eh, kaya naiba yung boses ko. Affirm, God is always helping you invisibly. Believe it. Type yes if you believe. 444, something very good is coming your way. Good news, good times, good relationship, good health, and many blessings. Type 444 if you are ready. 6666, you are moving into your best life. The transformation from luck to abundance has begun in all areas of your life. Get ready for good luck and fortune to shower down on you.